Good morning! Good morning, guys. This is June from Scrappy GoPro. And today's content and video, I'll be going to Quezon Ave. Pupunta akong Honda. Honda Cars, Quezon Ave. Para bumili ng oil. Kasi due date na yung aking kotse. Na kailangan lang i-change oil. Kasi we are... there might be a chances na makaka-uwi kami this long weekend, so a better ano, kailangan ihanda kondisyon ng kotse. So yun, pupunta muna ako doon para bumili ng oil. So tara guys, samahan nyo ako, tapos konting tip lang siguro. Kailangan mong dalhin documents if you're gonna travel provincial places, ganyan. So pwede nating i-discuss on the way, along the way. So tara guys, let's go. GoPro, stop recording. So again, good morning guys. Ito po ulit si June of Scrappy GoPro TV. So for today's vlog content, ewan ko kung vlog to. I'll be going to Honda Cars Quezon Ave branch para bumili ng kakailanganin ko sa aking kotse pang change oil, kasi there might be chances na makauwi sa probinsya. So kailangan ko munang conditionin ang aking sasakyan. So for those who have plans to go on vacations, kasi nga long weekend this coming All Saints Day, kasi wala pong pasok until Monday, November 2. So sa mga uuwi, make sure na kondisyon ang aking sasakyan. Make sure to check all the oil, the brake fluids, power steering oil, of course yung tubig mo, coolant. Mas maayos, mas maganda kung coolant ang ilalagay mo. And of course yung tire pressure mo dapat according doon sa required, according sa size ng gulong mo. So yun, ano ba? Yun nga pala. So speaking of long weekend, so syempre lahat tayo may mga kanya-kanyang planong umuwi sa kanilang mga probinsya. So hindi pa naman siya ganun kaluwag ngayon. Of course kailangan mo pa ng documents na ipipresenta, kasi every, alam ko may sa mga probinsya pa kasi is nire-required pa nila ang travel pass. So asahan nyo yan kung uuwi kayo, may mga checkpoints. So paano ba tayo makakakuha ng travel pass? So based on my experience, dahil kumuha na tayo nung nakaraan, kailangan mo munang pumunta sa barangay. Kailangan mong kumuha ng barangay certificate. Kailangan mong siyempre declare kung barangay, pupunta ka ng barangay kung saan sakop ang iyong street. Tama ba? So yun, pupunta ka doon, di-declare mo. If ever na may kasama ka, kailangan mo na i-declare yung mga pangalan para kasama siya doon sa barangay certificate na i-issue sa'yo.
maingay. So de-declare mo nandun reason mo bakit ka uuwi. So sa akin ang de-declare ko is visitation sa sementeryo, and syempre yung magulang ko. At kung kailan kayo uuwi. So de-declare po natin doon. So magtatanong kung may bayad ho ba? Wala, wala pong bayad. Kailangan mo lang pumunta ng maaga sa barangay nyo, kasi kadalasan eh pag mga between 9 to 10 is pila na, kasi ang daming nagre-request ngayon ng travel pass. So yun, after mong kumuha ng barangay certificate, kailangan mong dalhin to, yung inisyo sa'yo ng barangay, dadalhin mo yan sa sa health center na pinakamalapit din sa inyo. So dadalhin mo yan, ipipresent mo yung barangay certificate. Usually dalawang copy yan, or apat na copy yung ibibigay sa'yo ng barangay certificate. So yun po ang hihingi ng health center. Tapos meron pong mga meron ding form na fill upan ka doon, de-declared mo kung ikaw ba'y may mga sintomas ng COVID-19, or kung ikaw ba'y pumunta sa lugar na may COVID-19, ganun. So kung ilan po yung isasama mo, kunwari lima rin po yung i-fill up mong form sa health center. Lima. So yun, after mo po makumpleto yun, kailangan rin po pala ng valid ID. Mas maganda sana kung government ID. At kung medyo, at kung minor pa yung kasama mo, pwede rin siguro, pwede rin ang school registration, pero kung hindi pa siya enrolled, pwede yung passport, Xerox copy po. Yan. Tapos nyo po makumpleto yun, sasabit nyo sa health center, bibigyan ko kayo ng schedule, kasi ano pa yun eh, per schedule po yan, hindi ko alam kung paano yung processing nila, pero hindi mo kasi siya kagad makuha on the day ng filing. So parang may ewan ko kung paano yung sistema nila dun, kasi sabi nung guide is na kumuha ng form ko is subject for ano pa yun, parang verification, mga ganon. So yun, so in my case, dahil sinabit ko siya ng Tuesday, so pinababalik ako ng Thursday. So yun, pag nakuha mo na yun, that's the time na pwede ka nang pumunta ng pinakamalapit na police station sa inyo. Sila po yung mag-i-issue ng travel pass. So tatanungin din nila kung kailan kayo aalis. So yun lang ho, napakasimple lang. Pero kailangan mo lang talagang magtsaga para lang makakuha, kasi yung pila nun eh haba-haba. Mahaba. Pero kung talagang willing kang umuwi, dahil namimiss mo na yung magulang mo, mga relatives mo, okay. So yun lang yung pagdadaanan mo. So pinaka-importante po dyan is wala pong bayad ho yung mga yun. And by the way, yung travel pass po is ang validity po niya is hanggang isang linggo. So sa mga uuwi ng Christmas holiday season, kailangan mo ulit kumuha. Ayun lang po. So yun, I hope meron kayo nakuhang tip kay Scrappy.